Good morning guys, what's up? Welcome back to my channel. So today's video, gusto ko lang i-flex itong nabili kong mini keypad. So ito, mini keypad na gagamitin natin o ginagamit natin dito sa MXQ Pro device natin. So let's do this. Let's go! So guys, ito siya. Ito yung ating mini keypad. So, Bluetooth, ano siya? Bluetooth interface. Bluetooth ang gamit niyang connection. So, meron siyang receiver na maliit. Which is ito siya. Nakakonekta siya rito. Ito. Nakakonekta siya dito sa ating, sa likod ng ating MXQ Pro. So, teka, tagalin ko ah. Wait lang. So, ito guys. So, ito siya. Ito yung kanyang receiver. So, Bluetooth siya. Ilalagay natin siya dun sa likod ng ating MXQ Pro para magkaroon sila ng connection dalawa. So, itong ating mini keypad ay madaming gamit. So, umpisa natin. Bluetooth, ano siya? Bluetooth ang connection niya. Dito sa likod niya ay yung kanyang battery. So, pwede siyang battery na parang cellphone. Ito, di ba yung dating cellphone, mga luma. So, pwede siyang recharge. Charging, chargeable. Or pwede siya dito sa dalawang ano na to, slot na to. Yung ating double A na battery. So, kahit masira to, pwede kayo magpalit ng battery. Double A, pwede nyo ilagay. Then, so power on natin siya. Yung power niya nandito, to. Ito yung power on niya. Then dito, slot na to, ay para sa USB port, USB charger niya. So power on lang natin siya. Yeah. So pag power on, ito nyo yan, iilaw ang kanyang mga buttons. So, okay, dito natin siya lagay. Malaking tulong nito dito sa ating MXQ Pro kasi hindi mo na gagamitin itong remote niya sa pag navigate dito sa ating TV, sa ating device. So, una, gamitin natin itong keypad, mini keypad. So, itong na to, ito. Ito ay yung kanyang arrows up and down, left and right. So, pakita natin. Natin siya. Ayan, nakita niyo naman. Magalaw siya, di ba? Oh. So, kahit hindi mo nagamitin yung remote natin sa pag-navigate, magagamit mo to. So, bukas tayo na iswari. Huwag natin sa YouTube. Okay. Pinakamalaking ano nito, advantage, yung kung magsa-search ka. Ayan. Kung magsa-search ka ng video. Okay natin. Search ka ng video. Okay. So, ayan. Dito tayo sa search video. So, pag magsa-search ka, ayan, diba? Dito. Hindi mo na ito. Kasi ito, diba, ginagamit ko itong navigation key. So, diba yan, ganyan ka
para mapunta sa mga letter. So dito hindi mo na kailangan gamitin 'yon. Pwede mo na mismo i-type dito sa ating keypad kung anong letter, kware letter O. Ayun, di ba? Labas na siya. So hindi mo na kailangan gamitin yung navigation key, itong left, right, up and down, para maano mo lang yung mga letters. So dito ka na mismo mag ta-type ng letter mo. Then nakita nyo tong ito. Ito ay ang ating mouse pad. So pwede mong gamitin to kung sakaling tapang ka. Tignan mo ah, yung daliri ko. Ayan, ilalabas siya na cursor. Ayan, nakita nyo, may cursor siya. Oh, napindot. Okay. Tignan natin. Yeah, balik tayo dito. So ito yung kanyang arrow. Ayan, nakita nyo na magmagalaw, di ba? Yan. So hindi lang yung navigation key yung pwede mong gamitin. So meron ka pang option, pwede mong gamitin yung arrow. So meron din dito, ito sa kabila na to. Yan. Ito yung kanyang volume down and volume up. So meron din itong forward and then merong reverse. Kung sakali pwede mong gamitin sa pagganan ng ating mga video. So parang ano lang to, yung mismong ano nang sa computer, yung keypad sa computer. So nandito na rin yung ito rin yung search, yung home. Ayan, nakita nyo naman siya. So escape yan. Hindi mo na kailangan gamitin pa itong ating remote. So mga gamit mo lang itong remote natin kapag i-on mo or i-off yung ating device. So sa akin napakalaking tulong nito. Okay guys, so itong mini keypad nga pala natin ay binili ko sa Shopee, dun din sa store, dun sa shop na pinagbilang ko ng ating device, ng ating MSQ Pro. So actually meron siyang bundle eh. Kung bibili ka nitong MSQ Pro, meron ng bundle na kasama nito. Pero syempre mas ano yung price, mas mataas kaysa pag bumili ka ng hiwalay. I decided na hindi ko na isama yung hindi ko sama doon sa promo, doon sa bundle. Hindi ko na sila pinag-bundle. So isa-isa ko siyang binili. Okay, so ang price nito ay nabili ko ng 167 pesos. Doon din sa shop na binilihan ko nito. So meron nga iba na nag-o-offer, bundle na siya, pero mga price niya nasa 800 plus pataas. So sa inyo, kayo na bahala kung gusto niyo isama siya sa bundle. Pero sa akin kasi, I decided na paghiwalayin silang dalawa. So isa-isa ang aking binili. So parang mas ano ko, mas nakatipid ako doon. Okay, segue tayo. Papakita ko na rin yung video. Yung nag-request pala. May nag-request kasi na pakita ng video na magkoconnect tong MXQ natin sa cellphone via tethering o hotspot nitong cellphone. So, ito guys. Papakita ko na rin sa inyo ang gagawin natin. Okay. Wipers. Basta muna tayo. Okay, yan.
So nandito tayo ngayon sa ating home. Okay. So lagay natin ito sa settings natin. Ah, teka, hindi pa pala nakabukas tong ano. So buksan muna natin yung tether nitong ating cellphone. Hotspot. Okay, so ayan, hotspot na siya. Then gawin natin, punta tayo dito sa network. Then hanapin natin yung available network natin, which is itong yun. So eto siya, andun siya, Redmi Note 8 Pro. So connect tayo. So sinet ko lang naman to ng all numbers. So i-connect muna natin. Okay, so ayan. Then yan lang natin. Okay, natin. Okay, so connected na siya. Ayan. So ayan, nakato idol request. Ayan. Naka-connect siya. Pwede siya i-connect via tether, via mobile hotspot. Oh, ayan guys, ah, ito naman. So connected siya dito sa ating cellphone via tethering o mobile hotspot. Medyo may ano lang tayo, hindi natin kasi matetest yung kanyang internet connection kasi mahina kasi yung signal dito sa loob. Ayan, ako, so yan lang. So hindi ko mapapakita sa inyo yung actual na data, yung kinakain niya na data. So pag sa load lang kumukuha, kasi usually naman sa dito kami kumukuha sa ating converge na wifi. So pero kung bibigyan pa ng pagkakataon siguro sa ibang no, sa try ko, ewan natin, tingnan natin yung, tingnan natin kung makukuha nyo sa data. Pero ngayon ayan, nakita nyo pwede siyang connecta sa cellphone via hotspot, via tethering. So that's it guys, sana nakatulong ako sa inyo. So itong ating mini keypad, malaking tulong to, malaking ngayon to, convenient. Mas maganda yung pag na-navigate natin dito sa ating MXQ Pro. So that's it guys, thank you for watching and sana samahan nyo pa ako sa mga susunod na vlog natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please like my video and don't forget to share and subscribe. Thank you for watching. See you around. Bye-bye.